Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Sheng na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang si Mika na naghangad na isang laruan. Matutunghayan natin dito na ang paghahangad ng isang bagay ay hindi laging maganda sa ating buhay. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang pagkakontento sa mga bagay na meron tayo ay dapat nating isipin lagi sa ating buhay. Ang pamagat ng kwentong ito ay Laruang Degulong. Isinulat ito ni Ronaldine D. Melchor ng Schools Division ng Quirino. At iginuhit naman ito ni Julius A. Perocho ng Kaparehas na Division. Binigyang buhay naman ang kwentong ito sa pamamagitan ng audiobook ni na Edison de la Rosa, Melody Sulaiman at Shirley Apostol ng Division ng Cagayan. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Laruang Degulong. Madalas akong malungkot kasi araw-araw akong iniiwan ng aking mga magulang. Pagmulat ko ng aking mata, hindi ko na sila nagigisnan. Minsay, naaabutan ko sila, pero hinagkan lang nila ako sa noo at tuluyan nang umalis. Tuwi na ay gusto kong umiyak. Apo, gising ka na pala. Bangon na. Masayang bati ni Lolo Panyong sabay pasan sa akin. Nawawala agad ang aking lungkot. Araw-araw si Lolo Panyong na ang aking nakagisnang kasama. Iniuwi ako ni Lolo Panyong sa kanilang bahay. Doon muna ako habang walang aking mga magulang. Madalas ring iwan si Venjo ng kanyang mga magulang katulad ko. Kaya maghapon kaming magkasama. Palagi kaming naglalaro ni Lolo. Habulan, taguan, at madalas sasakay ako sa leeg ni Lolo na kunwari siya ay isang kabayo habang si Benjo ay tahimik na nakamasid lang sa amin ni Lolo. Kapag pagod na ako sa pakikipaghabulan kay Lolo, ay uupo naman ako at sasamahan si Benjo sa panonood ng telebisyon. Gustong gusto rin naming gawin ang pagguhit at pagkulay. Madalas ko ring inaawitan si Venjo. Nakagisnan ko ang palagiang pag-upo ni Venjo na hindi ko maintindihan. Venjo, laro tayo! Sabi ko minsan. Sige lang. Ikaw na lang. Matipid niyang sagot. Tumayo ka na kasi! Sabi ko, sabay hila sa kanya. At napaupo siya. Umiyak si Venjo ng malakas. Bigla ang pagsulpot ni Lolo Panyong. Anong nangyari? Tanong niya. Inila po ako ni Mika. Sumbong ni Venjo. Bakit mo naman iyon ginawa? Tanong ni Lolo. Sorry po. Sagot ko. Isang araw, habang naglalaro kami ni Venjo, nakita kong nag-uusap ang nanay ni Venjo at si Lolo Panyong. Bakas ang lungkot sa kanilang mga mukha. Kita ko ang paghikbi ng nanay niya. Isang araw nakita ko na may bagong laruan si Venjo. Isang upuan na may gulong. Nakaramdam ako ng inggit kay Venjo. Naisip ko na magpabili ng ganon sa aking mga magulang.
Madalas ko na silang tinatanaw na naglalaro. At tuwi na, ay tulak-tulak ni Lolo si Benjo habang nakasakay sa laruang digulong. Alika, apo! Itulak mo si Benjo, sabi ni Lolo. Pero mariin lang akong umiiling. Isang umaga, nakita ko na dinakasakay si Benjo sa bago niyang laruan. Kaya agad akong sumakay dito. Pinagulong ko ito ng mabilis na mabilis at nagpaikot-ikot. Mula sa sala, patungong kusina, paulit-ulit ko iyong ginawa. Yehey! Sigaw ko sa sobrang tuwa. Hindi ko napansin ang pagdating ni Lolo, kalong si Benjo. Bumaba ka dyan. Kay Benjo lang yan. Mariing sabi ni Lolo. Noon ko lang nakitang ganoon si Lolo. Mula noon, hindi ko na ulit hiniram ang laruan ni Benjo. Ayaw ko nang magalit si Lolo. At higit sa lahat, hindi na rin ako nakikipaglaro kina Lolo at Benjo. Isang umaga, niyaya ako ni Lolo. Alika, apo, magbihis ka. At may pupuntahan tayo, wika niya. Bibilhan mo pa ba ako ng laruang degulong? Tanong ko. Ngunit umiling lang si Lolo. Pananoorin natin si Benjo, sabi niya. Pumasok kami sa loob ng malaking gusali. Nakita ko ang napakaraming batang nakasakay sa laruang degulong habang umaawit. Kasama si Benjo. Nagtaka ako kasi ang iba ay walang paa. Bakit sila may laruan, Lolo? Tanong ko. Apo, hindi yan laruan. Wheelchair ang tawag dyan. Ginagamit iyan ng mga hindi makalakad. Kaya mapalad ka, apo. Sabay yakap, kita ko ang paggilid ng kanyang mga luha. Nawala lahat ang inggit at hinanakit ko kay Benjo. Agad ko siyang niyakap nang lumapit sa amin. Mula ngayon, ipinangangako ko sa aking sarili na tutulong na ako sa pagtulak sa upuan ni Benjo na degulong. At dito nagtatapos ang kwento ng laruang digulong na nag-iwan sa atin ng aral na hindi lahat ng bagay na hinahangad o nakikita ay kainggitan. Dapat makontento tayo sa anumang bagay na meron tayo. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.